Good morning po, mga minamahal ng mga kapatid. Nais po nating magpasalamat sa Panginoon sapagkat meron din tayong pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Bagaman ang inyong kapatid ay nais sa Pilipinas at kayo ay nandiyan sa Canada, nagpapasalamat tayo sapagkat meron tayong opportunity na patuloy na magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, hayaan mo na sa umagang ito, sa lahat ng mga anak mo na nagkaroon ng opportunity na sumimba sa iyong simbahan. Nais po na namin na makinabang po kaming pare-pareho sa mga salitang nais mong sabihin sa amin. Magturo ka po sa aming kalagitnaan, in Jesus' name. Amen. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng pagtingin sa isang sulat ng isang Kristiyano sa kanyang kapwa Kristiyano. Ang tinutukoy ko ay si Apostol Pablo sa kanyang paalala kay Timothy. Ano po ang sabi po niya rito? Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos. Nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. So pansinin po natin kaagad ang ilang mga salitang sinabi rito. Una, ipaglaban mo ng puspusan alin ang pananampalataya. Pangalawa, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan na kung saan diyan ka tinawag ng Panginoon. And then, pinapaalala niya kay Timothy yung ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Meaning, ang isang tao ay pinapaalalahanan na yung ating pong personal relationship sa Panginoon ay ating pong patuloy na ipakita sa mga tao sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sabay po nito, ating nilalabanan ang mga pagsubok na ating pong kinakaharap. Na kung kailangan nating ipaglaban ng puspusan ang pananampalataya, ibig sabihin lamang po nito, we are at war. Nasa digmaan po tayo. Ikaw at ako ay nasa isang labanan at kailangan nating lumaban sa lahat ng ating makakaya. Ibig sabihin, kailangan nating manatiling matatag sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa Diyos habang tayo'y nabubuhay pa. Dahil ang kalaban natin ay naghihintay, nagnanais na ikaw at ako ay huminto o bumitaw sa Panginoon. Tulad ng sinabi ng unang Pedro, chapter 5, verse 8, ang sabi po niya rito, humanda kayo at magbantay. Ang diablo, ang sabi rito, nakaaway ninyo ay parang leong umuungal at aali-aligid at humahanap ng masisila. Anong trabaho ng diablo? Umaali-aligid. Bakit? Humahanap ng masisila. At pwedeng ikaw yon at pwedeng ako yon sa pamamagitan ng paraan ng kalaban. Ang pakipaglaban natin na ito ay hindi madali. Ito ay masakit. Ito ay nakapapagod. Ito ay mahirap dahil madami tayong kakaharapin. But let us remember, no matter what happened, at kahit ano ang ating kaharapin o maranasan, tayo ay dapat manatili sa paglaban para sa Panginoon. Makikiusap po ako sa inyo yung pinakamalapit na pwede mong masabihan ng mga salitang ito. Pwede bang pakasabi mo sa kanya, kapatid, ano man ang mangyari, puslang. Sige nga po, sabihin nga po natin, kapatid, kahit ano mangyari, puslang. Ito po ang dapat nating gawin. Ano man ang mangyari sa atin, magpatuloy lang po tayo. Now, ngayon pong umaga, gusto nating tignan. Ano po ba ang pamagat ng ating pag-aaral? Sabi po rito, don't give up on God. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Tignan natin yung mga dahilan kung bakit bumibigay, humihinto tayo sa Diyos or bakit tayo sumusuko
sa buhay Kristiyano natin. Kung bakit hindi tayo nakikibaka sa pananampalataya. Ito ang mga dahilan na nagpapahirap sa atin kung bakit may mga pagkakataon sa ating buhay na ayaw na nating magpatuloy sa pananampalataya sa ating Panginoon. Now, mula dito, gusto natin tingnan yung ilang mga reasons that cause us to give up on following God. Mga dahilan kung bakit parang gusto nating hindi sumunod sa Panginoon kapag tayo na mga mananampalataya ay huminto sa pagsunod sa Diyos. Parang sinasabi natin sa Diyos na ayaw na nating magpatuloy pa. Parang ayaw na nating makibaka pa sa pananampalataya. Parang sumusuko na tayo sa gitna ng gera na ating kinakaharap. Alam po ninyo, mayroong at least 4 na mga dahilan kung bakit sumusuko tayo o humihinto tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. 4 na mga bagay na kung titingnan natin na siyang pangunahing reason bakit parang ayaw mo na sa pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Now, kapag sinabi natin pagpapatuloy sa Panginoon, ang tinutukoy natin ay yung buong pusong pagsunod sa Diyos. Ulitin ko po yun. Kapag sinasabi natin ang pagpapatuloy sa Panginoon, ang binibigyan ko ng diin dito ay yung buong pusong pagsunod natin sa Panginoon, sa Kanyang mga utos sa atin. Yun po yung gusto nating tingnan. Yung taus-pusong pagsunod sa Diyos, sa Kanyang mga inuutos sa atin. Ito nga po yung bahagi nung sinabi ng talatang ating binasa kanina, fight the good fight of faith. Makipaglaban tayo ng matindi sa pakikipaglaban natin, may kinalaman sa atin pong pananampalataya. Ano po ang unang dahilan bakit tayo sumusuko sa ating paglilingkod sa Panginoon? Sufferings and trials. One of the many reasons why we stop on obeying God and give up on Him is because of this. We are afraid of sufferings. Natatakot po tayo na harapin ang mga kahirapan. For sure, minsan or madalas naisip natin, bakit pag sumusunod tayo sa Diyos, mas nahihirapan tayo. Mas nagsasuffer tayo. Mas madami tayong nararanasang problema. Tapos, yung mga taong sumusuway sa Diyos, sa halip na sila ay naghihirap, sila pa yung parang mas okay ang buhay. Mas naiisip natin, bakit parang argumento ang mga anak ng Diyos kaysa sa mga taong walang pagkakilala sa Kanya. Tayo, pagsunod natin sa Diyos, mas madami tayong nararanasang pagsubok. Sila, madalas, sumusuway sa Diyos at walang ibang ginagawa kung hindi unahin ang kanilang mga sarili. Pero sila pa, yung masyadong nagiging maayos ang kanilang katayuan, mas yumayaman, sila pa yung parang walang problema. Para lang. Hindi tayo nakatitiyak. Kaya minsan, naisip natin, hihinto na lang ako sa pagsunod sa Panginoon. Gagaya na lang tayo sa mga tao na inuunang kanilang sarili. Kasi parang wala namang pagkakaiba. At kasi mas parang mas maganda pa ang nangyayari sa kanila kaysa sa atin. Now, bakit tayo nakapag-iisip ng ganito? Because we don't want to suffer. We don't want to feel pain. We don't want to feel pain. So we should rather stop and run away from God. Kasi naiisip natin, mas mahirap ang buhay pag sumusunod tayo sa Diyos. Ang gusto lang natin ay yung benefits ng pagiging Kristiyano. Pero sumusuko na tayo kapag kahirapan o pag tayo ay nasasaktan. Minsan naiisip natin yung mga sufferings at problema at mga sakit na ating nararanasan. At para bang pinarurusahan tayo ng Diyos, para bang ang gusto lang niya sa atin
ay mahirapan tayo sa pamamagitan ng mga pinagdaraan nating trials and sufferings. Mga kapatid, tandaan natin, ang pain and sufferings ay hindi nandiyan para pahirapan lang o para wasakin lang tayo. Hindi tayo pinadadaan ng Diyos sa mga pagsubok na iyan para lang sa wala. Tandaan natin, ang sufferings, pain, trial, and problem. Ulit natin, sufferings, pain, trials, and problems na ating nararanasan ay mga paalala ng Panginoon. Ito ay paalala na magtiwala sa Kanya na tayo ay dinidisiplina lamang ng Diyos, na ito ay para sa ating ikabubuti at hindi para sa ikasasama natin. Opo, kapag ikaw at ako ay dumaraan dito, hindi po ibig sabihin ito para tayo pahirapan, para tayo saktan. Kundi sabi po rito, God disciplines us through our sufferings and difficulties to make us better, not bitter. Pinadadaan ka sa disiplina sa pamamagitan ng mga kahirapan ng buhay upang mas maging mabuti, hindi para maging mapait ang iyong karanasan. Bakit? Simply, because He loves us. Because He loves us. Kapatid, anuman ang ating pinagdaraanan, tandaan natin, mahal tayo ng ating Panginoon. Ang Hebreo chapter 12, verse 6 ay nagsabi ng ganito, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalok ang itinuturing niyang mga anak. Sinong dinidisiplina? Sinong pinapalo? Yung mga tinuturing niyang anak. Matakot ka, kapatid. Kung sa tingin mo'y Kristiyano ka pero hindi ka nakararanas ng mga bagay na ito, baka hindi ka itinuturing na anak ng Diyos. Huwag tayong matakot sa mga mararanasan nating pagsubok at pain sa ating pagsunod sa Panginoon. Dahil lahat ng trials, pain, sufferings na ating mararanasan sa pagsunod, lahat ng ito ay worth it. Dahil pagbalik ng ating Panginoon, makakasama tayo sa langit. At lahat ng ating paghihirap para sa Kanya, sa Kanyang pangalan ay sulit. Huwag tayo mainggit sa mga taong sumasalungat o sumusuway sa salita ng Diyos. Oo, sa tingin natin para silang nagpa-prosper sa mundong ito. Pero panandalian lamang ang mga bagay na iyan. Matakot tayo kung ang kalaban natin ay ang Diyos. Mas mainam na magdusa tayo dahilan sa paggawa ng mabuti kaysa magdusa tayo sa eternity sa paggawa ng masama. Tulad ng kanyang sinabi sa 1 Peter chapter 3 verse 17, sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung yon ang kalooban ng Diyos kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Kaya magpatuloy tayo sa Diyos at huwag tayong matakot o sumuko sa mga pagsubok o mga kahirapan na ating nararanasan. Pagsunod natin sa Diyos, sa gitna ng mga paghihirap at mga pagsubok na ito, mararanasan natin at mapapatunayan natin kasama natin ang Diyos. Tulad po ng bagay na ito, through the clouds of midnight, the bright promise shown, I will never leave thee alone. Sa gitna ng kadiliman, makikita natin ang liwanag ng mga pangako na nagsasabi, hindi kita iiwan, hindi kita iiwan mag-isa. Kapatid, hindi ka kailanman iiwanan ng Diyos bilang Kanyang anak. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ninyo, kung ano ang mga pagsubok na pinagdadaanan ninyo. Pero ang alam ko, nais ng Diyos
na ikaw ay magpatuloy sa Kanya. Ikaw ay pinapaalalahanan niya na dumepende sa Kanya. At sabi po, sa mga pagsubok na iyan, ikaw ay dinidisiplina ng Diyos. Inaalis ng Diyos ang mga pangit na mga bagay sa buhay mo para mas ikaw ay makapagpatuloy sa Kanya. Kaya tandaan natin, mga IRM Lloyd members, husna, magpatuloy tayo sa pakikipagbaka para kay Lord. Pangalawa na dahilan ay yung sneers of the enemy. Now, kapag sinabi natin ang salitang sneers of the enemy, ito ay tumutukoy sa mga traps na ginagamit para mabitag tayo. Itong mga trap na ito ay nasa anyo ng mga temptasyon, tukso, na ibinabato ng kaaway sa atin. Lahat tayo ay nakararanas ng mga tukso o temptasyon. Alam natin na maging si Kristo noong una ay nakaranas din dito sa lupa ng siya'y tuksuhin ng kaaway. Pero alam niyo ang happy part, hindi po siya nagkasala. But the sad part is, opposite po tayo ni Kristo. Madalas sa ating paglaban, sa pagharap sa tukso, tayo po ay bumabagsak. Tayo ay nabibiktima. And this word, lead us. Ito pong salitang ito ay magdadala po sa atin sa third reason. Okay? Magdadala po ito sa third reason ng ating pong pag-aaral. Alin po ito? Dahil po sa ating kasalanan. So, pansinin po natin. Sufferings and trials, sneers of the enemy, and then ang kasalanan. Alam natin sa ating mga sarili na sa bawat pagkakataon, ikaw at ako ay nakakaharap ng mga tukso bilang trap, pain ni Satanas upang tayo magkasala laban sa Diyos. At minsan naisip natin, lagi naman akong nagkakasala, so walang sense kung lalaban pa ako sa mga tukso. Masinin po niyon, walang sense kung lalaban pa ako sa mga tukso. Ang sagot po natin dyan ay simple. Magkakaroon ba ng sense kung hindi ka lalaban sa tukso? Excuse me. Magkakaroon ba ng sense kung hindi ka lalaban sa tukso? Magiging maayos ba ang buhay natin kapag tayo nagpatuloy sa ating kasalanan? Tanong po ito sa atin. Magiging maayos ba ang buhay natin kung magpapatuloy tayo sa kasalanan? Mas titibay ba at mas mapapalapit ba tayo sa Panginoon kung titigil tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Hindi ba mas nonsense kung hihinto tayo sa pakikipaglaban sa tukso o temptasyon? Nakalulungkot, marami sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon ay humihinto sa pakikibaka sa pananampalataya, especially sa panahon ito. May pandemic, may kahirapan. Pero ito pang panahon ito, parang naisumuko sa pakikibaka sa kanilang pananampalataya. Dahil naiisip nila, wala namang sense kasi lagi naman silang bumabagsak at parang sila'y lagi na lamang natatalo. Kaya hindi na sila magpapatuloy sa pagsunod sa Diyos. At minsan, sinisisi pa nila ang Diyos sa kanilang pagbagsak. Minsan, nasasabi natin, Lord, bakit naman hinahayaan mo na kami ay umagsak? Mga kapatid, tandaan natin, ang temptasyon ay laging nandiyan, pero nasa iyo kung kakagat ka o hindi sa mga ito. Minsan, naiisip natin, bakit ba lagi akong bumabagsak sa tukso? Bakit parang ako lang ang nag-struggle ng ganito? Tandaan ninyo ang paalala ni Apostle Pablo sa 1 Corinto chapter 10, verse 13,
Ano po sabi nito? Every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. But God keeps His promise and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to test, He will give you the strength to endure it and so provide it with a way out. Ano po ang gusto nating tingnan? Wala pang pagsubok na dumating sa atin. Okay? Na, ang sabi rito, hindi natin makakaya. Bakit? Kasi lahat ng pagsubok na pinagdaraan natin, ang sabi rito ay, that normally comes to people. Pero ang magandang bagay dito, sinasabi, yung pangako ng Diyos, He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. Ito po yung eksaktong nararanasan ng mga tao na dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Tingnan natin ang sitwasyon ng Simbulan family. Hindi po ito madali. Pero humawak sila sa Diyos at ngayon, sa kabila ng maraming dilim, may liwanag. Sa naging karanasan ni Richard at ni Keith, mahabang panahon ng panalangin, pinagkaloob, pero nawala. Hindi sila binigyan ng pagsubok nang hindi nila kaya. Tayong lahat, ako pwede kong patunayan sa mga pinagdaraanan ko, pwede kong sabihin, totoong-totoo ang pangako ng Diyos. He will give you the strength to endure it. Bibigyan po tayo ng lakas para pagtagumpayan. Tandaan natin, hindi hahayaan ng God na tayo ay tuksuhin ng higit sa makakaya natin. Amen po ba? Hindi papayagan ng Diyos na tuksuhin tayo ng higit sa makakaya natin. At ang God ay nagbibigay ng lakas sa atin upang mapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok o kasalanan. So, marami ay magtatanong, Pastor Willy, kung ang Diyos ang magbibigay ng lakas para mapagtagumpayan ang temptation, bakit bumabagsak pa din ako? Magandang tanong, Pastor Willy, kung ang Diyos ang nagbibigay ng lakas para magtagumpay sa temptation, bakit bumabagsak ako? Ang sagot natin dyan, kung atin pong sasagutin yung tanong na yan, ang Diyos ay nagbibigay ng lakas. Pero ang tanong, lumalapit ka ba at humihingi ka ba ng lakas? Tinatanong ko po ito ngayon sa inyo na itinanong ko sa aking sarili. Lumalapit ba tayo sa Kanya at humihingi ba tayo ng lakas? Makapagtatagumpay tayo sa mga tukso kung lumalapit tayo, tumihingi tayo ng lakas sa Panginoon. Madalas, mamabagsak tayo sa kasalanan dahil sa halip na dumepende tayo sa lakas na nanggagaling sa Diyos. I'm sorry. Umaasa tayo sa sarili nating lakas. Oo. Kung minsan ang yabang nating Kristiyano, hinaharap natin lahat ng pagsubok sa buhay natin, sa paraan natin. Umaasa tayo sa lakas natin. Umaasa tayo sa sariling lakas at kakayahan natin, kaya tayo ay bumabagsak. Tandaan po natin yan. Ano po sabi rito? The weakest person on earth is he who relies his feebles, his strength. Ano po yan? Yung pinakamahinang tao sa mundo. Nagtitingnan natin, eh yung nagtitiwala sa feeble strength. Tandaan natin, kung ito po ang ating titingnan, our greatest weakness may be our failure to ask God for strength. Titiyakin ko po itong bahaging ito. Tandaan natin, ang pinakadakilang kahinaan natin ay yung tayo'y nabibigong humingi ng lakas sa Diyos. Akala lang natin nakadepende tayo sa Diyos. Akala lang natin humihingi tayo ng lakas sa Diyos. Pero ang totoo,
failure tayong humingi ng lakas sa Kanya. Kasi walang anak ng Diyos na hihingi ng lakas sa Kanya na bibigyan niya. Kaya tandaan natin sa pagharap natin sa mga tukso, dumipende tayo sa Diyos dahil Siya lang ang makapagbibigay ng lakas. Lakas para labanan ang mga mabigat na temptasyon at tukso. Talagang mahirap tayong makibaka sa buhay na pananampalataya kung didepende lang tayo sa sarili nating lakas. Dahil sa totoo lang, mahina tayo. Tayo ay nakatatayo lamang sa grace ng Panginoon. Kahit sa pagharap natin sa tukso at kasalanan, kailangan natin ang grace of God. Tulad ng kanyang sinabi sa Hebreo chapter 2 verse 18, "And now He can help those who are tempted because He Himself was tempted." He Himself was tempted. Matutulungan tayo ng Panginoon sapagkat Siya mismo ay nakaranas ng pagsubok. Si Kristo lamang ang makatutulong sa atin sa pagharap natin sa mga tukso at temptation kung didepende tayo sa Kanya. Pang-apat na dahilan kung bakit tayo ay nahihirapan na magpatuloy sa Panginoon ay may kinalaman sa ating mga sarili. Self. The number one enemy kung bakit tayo nahihirapan sa pagpapatuloy sa Panginoon ay walang iba kung hindi ang ating mga sarili. Kung mayroon mga balakid sa atin, sa pagsunod natin sa Panginoon, walang iba kung hindi ang ating mga sarili. Bakit? Ang ating mga sarili ang siyang dahilan para sundin natin ang gusto natin na taliwas at sumasalungat sa gusto ng Panginoon. For example, kung pamimiliin tayo kung ano ang gagawin natin, yung kagustuhan ng Diyos o yung kagustuhan natin, malamang madami ang magsasabi, "Siyempre, Pastor Willy, yung gusto ng Diyos ang gagawin ko." Pero ang problema, hanggang sa salita lamang yon. Whether we accept it or not, whether we admit it or not, madalas mas sinusunod natin ang ating sarili kaysa sa gusto ng Diyos. Bakit? Because we want to take control of our lives and He want to do something on our way. Tingnan po natin, gusto natin yung control sa ating buhay. We want to do things our ways. Parang yung isang kanta na laging kinakanta ng mga nagiinuman. Di ba? Isang kanta to ng madalas kantahin ng mga nagiinuman. Alin po yon? "I did it my way. I did it my way." Nakalulungkot dahil sa ganon ang nangyayari lagi. Ginagawa natin ang mga bagay sa sarili nating paraan. Maging sa mga pagresolba ng problema, mga kahirapan natin, sa halip na tayo'y kumonsulta sa Diyos, ginagawa natin ang sarili nating diskarte. Kung ano ang nangyayari sa atin, bunga ng ating diskarte. Hindi nare-resolve ang problema kasi, pasinin po niya, hindi nare-resolve ang problema kasi hindi humihingi ng tulong sa Diyos. Maging sa pagsunod natin sa Diyos, kanya-kanya tayong diskarte na sa halip na sumunod ng buo sa salita ng Diyos, binabawasan natin at dinadagdagan natin ito. What do I mean? Ano pong gusto nating sabihin sa bagay na ito? Mahilig tayong magdagdag bawas. Dadagdagan natin ang gusto natin sa salita ng Diyos kahit wala namang talaga. Ibabawas natin o aalisin natin yung mahihirap na ipinabuutos ng Diyos. Ano po ang puntos dito? We want to do things on our way. Why do we want to do things on our way? Because, again, we want to control our lives. 2, we love ourselves more than we love God. Mabigat po ito.
Mas mahal natin ang ating sarili kaysa mahalin ang Panginoon. Mas mahal natin ang ating sarili kaysa sa Diyos. Tulad ng kanyang sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 2a. Ang sabi po diyan, "For men shall be lovers of their own selves." Ito yung verse na nagdi-describe kung ano ang klase ng tao sa last days. Sa uling mga panahon, ito po yung diskarte. Lovers of themselves. Kaya nga ako nagkakagulo, kaya nga ako nagpapagalingan yung pag-ibig sa sarili. Itong verse na ito ang nagdi-describe kung anong klase ng tao sa last days. Ang sabi ng mga tao, maging maibigin sa sarili. At ito ang nakikita natin sa panahon natin ngayon. Mga taong puro sarili ang inuuna. Mga taong puro sarili ang inuuna. Ang kalungkutan pa sa mga bagay na ito, kasama na at nahawahan ng mga Kristiyano. Hindi natin namamalayan na nagiging katulad na tayo, na mas inuuna na natin ang mga sarili dahil mas mahal natin ang ating sarili kaysa sa Panginoon. Na hinuhuli natin ang Panginoon at inuuna natin ang gusto natin. At kapag nakuha na natin ang gusto natin sa Diyos, nakakalimutan na natin siya. Tandaan natin, ang henerasyong ito ay nagtuturo sa ating mga sarili na unahin ang ating sarili. Kaya po kung titingnan natin, ano pong henerasyon tayo ngayon? The me generation. Ano po ang tinutukoy natin dito? It teaches us na mag-depende at unahin ang mga bagay na may kinalaman sa ating sarili. It teaches us that we should only think of our welfare. Tingnan po natin yung katotohanan ito. Kagaya ng mga tao sa panahon natin, ngayon, ginagawa ang gusto nila. Ginagawa ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanila. Kahit taliwas na ito sa kalooban ng Diyos. At hindi na ito ikinatutuwa ng Diyos. Itong henerasyong ito ay nagbubulong ng simpleng salita. It's all about me. It's all about me. At kadalasan, tayo ay infected na ng kaisipan ito. Naiisip na natin, it's all about me. Ang ibig sabihin, lahat ay patungkol sa atin. Lahat ng bagay ay umiikot sa atin na tayo ang sentro ng lahat. And that is the very destructive and dangerous. Pitin po natin. And that is very destructive and dangerous. Why? Because instead of doing what God wants us to do, we tend to do what we want. Sa halip na gawin natin kung ano ang nais na ipagawa ng Panginoon sa atin, ginagawa natin ang gusto nating gawin. Which is taliwas sa kalooban ng Diyos. In other words, mas sinusunod natin ang ating sarili kaysa sa Diyos. Kaya ang pinakamalaking sagabal sa ating pakikibaka sa pananampalataya ay walang iba kundi ang ating sarili. Ang dahilan kung bakit nalalamig tayo sa Diyos. Ulitin ko po ito. Ang dahilan kung bakit may mga kapatid sa IRM Lloyd na nalalamig sa Panginoon ay dahil hindi sa ibang dahilan, kundi dahil sa Panginoon. O dahil sa kanyang sarili. I'm sorry. Kung bakit nalalamig? Dahil sa kanyang sarili. Hindi dahil sa gawain, hindi dahil sa leader, hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil sa sarili. Isang tanong para makapag-reflect po tayo. Sino ang inuuna mo sa iyong buhay? Sarili mo o ang Diyos? Tinatanong ko po kayo, sino ang inuuna mo sa iyong buhay? Sarili mo o ang Diyos? Ang gusto mo o ang gusto ng Diyos? Nasasaktan ka, may problema ka, may sakit ka, hayaan mo ang Diyos. Huwag mong daanin
na sundin ang sarili mong kagustuhan. Para ma-resolve ang problema, magpapakasaya ka, enjoy mo buhay mo. Ang tanong, masosolve ang problema. Kayo lamang ang makasasagot sa mga ito. Kung mapapansin natin, yung apat na mga bagay na ito na nagpapabigat o sagabal sa ating para tayo makapagpatuloy sa Panginoon, bumabagsak sa isang bagay ang ating mga sarili. Hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon dahil ayaw nating mahirapan. Pangalawa, ayaw nating magpatuloy dahil lagi tayong bumabagsak sa trap at temptation. Pangatlo, nagdudulot sa atin para magkasala sa Diyos at mandabig sa Diyos. At pang-apat, hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon dahil inuuna natin ang ating sarili. The point is this. All these things revolve around ourselves. That instead of looking, okay, sabi po rito, and focusing on God, we give all our attention and focus to ourselves. Ang dahilan kung bakit tayo ay hindi makapagpatuloy dahilan sa nakatuon ang ating sarili, ang ating isipan sa ating sarili kaysa sa Panginoon. Kaya naisip ko, ito yung puntos ng Matthew 16:24. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up the cross and follow me. Marahil ito yung dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon ito. Hindi tayo makasusunod sa Panginoon kung hindi natin i-deny ang ating sarili. Hindi tayo makapagpapatuloy ng maayos sa Panginoon kung unahin natin ang ating sarili. Ang point lamang simple. If we can fight the good fight of faith, we will remain, sabi po rito, or we will not turn our eyes on Christ. Kapag hindi po tayo nakipaglabaka ng tamang pakikipagbaka, hindi po matutuon ang ating paningin sa ating Panginoon. Tayo po, maging honest tayo, guilty po tayo sa bagay na ito. Lagi natin nasasaktan si Kristo sa bawat pagkakasala at pagsuway natin sa Kanya. Na bumibitaw tayo sa Kanya, sa Kanyang mga pangako. Minsan naiisip natin, totoo ba na tinanggap na tayo ng Panginoon sa kabila ng ating mga kalagayan? Gusto nating sabihin, simple, ano man ang kalagayan mo, mahal ka ng Diyos. Ano po ang sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 13? Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin para sa atin. Tingnan po ninyo yung word dito, tayo hindi tapat sa Panginoon, pero si Kristo tapat sa atin. Ako'y lubusang naniniwala na alam ng Diyos na kahit na nakakilala na ako sa Kanya, alam pa rin niyang babagsak ako at masasaktan ko siya. At madalas, inuuna ko ang aking sarili kaysa sa Kanya. Nabubuhay ako sa gusto ko, pero kahit kailan, hindi ako iniwanan ng aking Panginoon. So pansinin natin sa bahaging ito, ipinauunawa sa atin ang ating pag-aaral. Pangalawa na dahilan ang sabi rito, o una, gusto nating tingnan, kung mayroon mang dahilan kung bakit tayo dapat magpatuloy sa Panginoon sa ating pagtatapos. One, pansinin po nyo, dahilan kung bakit tayo dapat magpatuloy sa Panginoon, simple lamang, Christ accepted you for who you are. Tinanggap ka ni Kristo kung sino ka. Minahal ka ni Kristo kung sino ka. Kaya dapat makapag-encourage sa atin ang bagay na ito. Alin yan? Christ accepted you who you are. Pangalawa, kung titingnan natin, Christ suffered because of you. Naghirap ang Panginoon dahil sa iyo. Sapagkat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa di matuwid, upang kayo ay madalan niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman
ngunit binuhay sa Espiritu. 1 Peter chapter 3, verse 18. Christ suffered because of you. At pangatlo, ang sabi po sa ating pag-aaral, simpleng-simple, Christ died because of your sin. Christ accepted you for who you are. Christ suffered because of you. Third, Christ died because of your sin. At pang-apat na gusto nating tingnan sa ating pagtatapos, sabi po, Christ did not give up on you and never will. Mayroong dahilan para tayo ay hindi huminto. Bakit? Hindi tayo iniiwanan kailanman ng Panginoon. Kung iisipin natin, hindi pala tayo pababayaan ng Panginoon. Apat na katotohanan sa bahaging ito. Christ accept you for who you are. Christ suffered because of you. Christ died because of your sin. And then, sabi natin, Christ did not give up on you. And He never will. Hindi Kanya iiwanan sa iyong buhay. Ano po ang sabi ng talata? Wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. Wait for the Lord. In conclusion, ang sabi po sa talata, Awit 27 verse 14, kung titingnan po natin, wait for the Lord. Be strong. Let your heart take courage. Wait for the Lord. Let us wait for God. Maghintay tayo sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng maghintay sa Panginoon, magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. And lastly, gusto natin ipaalala yung salitang binanggit po ito sa talata sa huling bahagi ng ating pinag-aaralan. Ano po sabi? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya at siyang nagpapasakdal sa atin. Mga minamahal mga kapatid, si Iron Lloyd, don't give up. May problema ka? May sakit ka? May mga pangailangan ka? Nahihirapan ka? Don't give up. Dahil nagkakaroon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat.